So, ganito yung ginagamit namin dito. Karamihan ganito. Belt drive na generator. Nasa ano to? Nasa 10 kVA. 10 ba o 5 kVA? Tapos meron silang bago ito. Kasi dito sa amin, maswerte na kung hindi nag-brown out ng dalawang araw. Kadalasan yan. Okay, so ito yung papalitan natin. Kasi nasira. Ito ay hindi ko alam yung brand. Tingnan natin. Same sila ng spec ng dati na umabot siya ng 120 to 500 na volt ng solar. So yung solar panel yun na nasa taas. So ito sa ganito, malaki. Ito guys ay wala siyang brand name. Nasa 4.2 kilowatt. Ayan. So hindi ko rin i-endorse itong product na to. Susubukan lang natin i-install. Ayan, meron siyang switch dito. Tapos meron siyang lalagyan ng yung wifi. Ewan ko kung wifi module yan, oh. Tapos dito sa ilalim sa kanyang input, kasi ito ay pwedeng pang-charge ng battery during sa makulimlim. Pwedeng mag-charge gamit ang grid. Tapos meron na siyang ABS. Yan, sakaling mahina yung araw, pwedeng grid. Tapos yung output niya. Tapos yung battery 24 volt, yung PV or yung solar input, dalawang blower. Okay, tapos meron siyang display dito sa harap, tapos yung mga control. Okay, magiging problema lang natin ay dito, ang connection niya ay ganito sa kanyang solar panel. Dito, NC4. So, doon magkakaproblema ngayon. Yun yung medyo magtatagal tayo dito ngayon kasi NC4 siya doon. Hindi. So, ito yung loob ng dating inverter. Yung off-grid inverter, bali yun yung bago. So, yan siya guys. So. Ngayon ako nakabukas natin ito. Pusisayin na natin. Okay. Ito yung dalawang ferrite core niya para sa kanyang primary. Tapos, ito naman yung kanyang output ng mga IGBT. Yung kanyang ferrite core sa kanyang output. Additional pa dito. So, ito pala yung front niya. Yan o. POWMR. Tapos, 24 volt. 4.2 kilowatt. Kalagay na. So, dito yung connection ng grid. Dito yung kanyang output. Battery. Tapos, ito yung problema natin. Yan o. MC4 ang connector niya. So, try natin kung pwede natin gawin ng paraan. No choice. Dalawang battery yung ginagamit o na sealed. Acid. Yung solar panel, ito yung kanyang output. Nasa 340 volt DC. Naka circuit breaker. Okay, so first time natin siyang i-activate. Nakakabit na yung battery. Tapos hindi pa siya naka-active. Tapos yung panel, pansamantala ganito muna. Testing lang natin kung active or hindi. Okay. Sana okay siya. Yung output, di ko pa nilagay. Tapos yung grid, di pa naman naka-on yung circuit breaker. Bali, wala pa.
Always check natin yung battery, negative. Positive. Double check natin. Double check natin para hindi tayo magkamali. Oops. Nasa 25 volt DC. Okay. Okay, tetra. So ito kasi nakakatakot sa una, yung unang active mo sa kanya tapos matataas yung voltahe niya. Matataas yung ampere. So i-on natin yung kanyang solar. Ayun, ilaw pa na yun, oh. Yung solar panel ay nasa 324 volt. Tapos yung battery nasa 25.7. Ayun. Naka-on na pala tayo. Naka-on na pala yung kanyang switch. Yun ang nalimutan ko kanina. Kinalapit ko kasi kanina. Yan o. Meron na siyang output 230 volt AC. Okay. So, test natin kung meron dito. Hindi ko alam kung... First time ko kasi mag-ano ng ganito, magkabit. AC... Ingat-ingat. Yun o. Yung kanyang output. 227 volt AC. Okay. Malamang dito nakalagay yung wattage niya. Kung ilin nagagamit. Tapos eto naman sa ano, sa grid siguro. Sa battery, nasa 27 volt. Sana ito mapalitan. Delikado to. Bago natin siya i-send yung kuryente dun sa loob, i-check muna natin yung resistance ng mga linya sa loob. Baka may shorted. Kasi yung dati niyan ayaw umandar. Nagpo-fault lang siya, tumutunog maingay. So yan o, nasa 600 ohms. Yan ang i-trace natin kung saan yan. So ito yung pinakamataas na resistance. Malamang ito yung ano sumira sa una. So ganito yung ginagamit namin dito. Karamihan ganito. Belt drive na generator. Nasa ano to, nasa 10 kVA. 10 ba o 5 kVA? Tapos meron silang bago ito. Okay. Push button kaya to. Ah, hindi, wala siyang battery. Walang battery. So, hihilain natin dito. Okay. Itong nakalagay na ngayon guys na bago ay nasa 4.2 kilowatt. Ayan o yung loob niya. Yung dati ay nasa 3.2 kilowatt. So the same yung spec nila na yung kanyang input sa solar ay nasa 120 to 500 volt DC galing sa solar. So mas mataas siya ngayon. Nakikita kong problema dito kaya nasira yung isang hybrid inverter nila. Shorted yung linya yun. Yan o. Sa outlet. 00. Lahat yan. Kahit dito. Zero-zero, ang sarap ng tunog.
Siguro yun ang dahilan kung bakit nasira yung kanilang hybrid inverter sa shorted dito. Talagang solid na solid. Ano ba ang outlet dito? Tapos dito, at isa may ay buhos naman yan eh. Much later. Fully working na siya. Ginagamit na sa loob. So, naging problema lang at sumira dun sa una. Ayan o. Na unit nila ay sa shorted sa second door. About sa link ng hybrid na inverter na to, wala akong idea guys. Hanap na lang kayo sa Shopee at Lazada. Okay, so hindi ako nag-install dito. Ito lang yung dire-install ko. So ayan. Okay, so tingnan natin yung unit nila sa taas. Pagtanggal ko dito, yung linya dito, papunta doon sa mga outlet doon. Walang problema. Open siya. Dito ang shorted. Yung linya papunta sa baba. So, yung trabaho na yon hindi ko na linya. Trabaho na ng electrician yon. Subukan natin punta sa taas. So, yan lahat yung nagpapagana na solar panel doon sa baba.